Annyeong guys. Kumusta kayong lahat? Ayun. Grabe po ulit yung cliffhanger nitong episode 15, second to the last episode. Talagang pinaglalaroan po ang mga puso natin at ang mga puso actually ng mga mismong lead dito sa K-drama na to. And syempre, ang daming nangyari kasi may 2 years na time skip. May mga breakup na naganap, 'di ba? Soho and Jokyung ay nag-break, and yung friends nila sa school nag-break din. Pero syempre may mga relationship na nabuo, and nakakatuwa kasi finally ikakasal yung ate ni Jokyung and yung teacher ni Jokyung noong high school. Grabe. Nangingibabaw for me yung confusion and yung sakit. Okay. For the characters. Soho, Jokyung, especially for Sojun. Diba? Itong episode actually, I feel na binigay ito ng director para sa Team Sojun. Okay, yung mga fans ni Sojun. And of course, for Sojun as a character na rin. Ang dami niyang moments with Jokyung, 'di ba? Ayan, ang dami kong feels ulit about this episode. Disclaimer, hindi ako magre-react as I watch the K-drama ha. Ito kumbaga yung mga reaction ko sa mga nangyari sa K-drama. Afterthoughts. And before we start, guys, may mga Shopee link sa baba. Yan yung mga true beauty items, mga products, merch na pwede niyo mabili sa Shopee. Okay. So ayun. Sa loob ng 2 years na yan, si Sojun ay hindi nakapag-confess ng kanyang feelings. Diba? Sa previous ep ay nakita natin na indirect siyang nag-confess. Parang pa-third person yung pagkakwento niya kay Jokyung tungkol sa, you know, about his feelings. But this time, mas naging decisive na siya. And tuluyan na nga siyang umamin. And dito, I feel minamaximize yung time para gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin dati pa with Jokyung. At syempre, I feel na nandun pa rin naman yung respeto niya sa mga tao. Kasi technically, nag-break na rin naman si Soho and si Jokyung. Diba? Tulad nung nabanggit din nung kapatid ni Jokyung noong last episode, wala kang mararamdamang regret kung gawin mo lahat, diba? And I feel ginagawa yun ni Sojun ngayon. And grabe, ang daming kilig moment sa episode na ito ni na Jokyung and Sojun. But of course, yung cliffhanger, naghalo-halo. Naghalo-halong emosyon kasi syempre dumating na si Soho. Syempre team Soho din ako, 'di ba? Actually mahirap mamili sa dalawa. Wah. lalo na tayo lang as viewers, 'di ba? Parang ganito na 'yung nararamdaman. Sobrang confused, parang masasaktan at the same time kikiligin. Lalong-lalo na siguro para kay Jokyung, 'di ba? Imagine 'yung nararamdaman niya, hindi siguro natin ma-imagine kasi siya yun eh. Wah. Kasi hindi ko naman directly na-experience, pero na-experience niya. Pero 'di ba, ganitong na-feel natin for the character. Ibig sabihin may empathy tayo. So si Jokyung for sure ay confused. Syempre binigyan niya ng chance si Sojun, 'di ba, na binigyan ng chance na mag-date sila, at kung hindi umefect, 'di ba? Ito yung usual nangyari sa K-drama. Binibigyan ng chance ng girl si Kuya. And kung wala siyang ma-feel, edi go, bye girl. Baka hanggang friends lang talaga tayo. 'Di ba? So far sa episode dito, nakadalawang date sila, right? And sa cliffhanger nga, di ko sure kung pagiging decisive yon ni Sojun, yung niyakap niya ng mahigpit si Jokyung nung nakita niya si Soho na lumabas, 'di ba? Lumabas ng Prince Comics na store. Feeling ko either naging decisive siya na
hindi na siya magpapapigil sa kung anumang friendship ang meron sila ni Suhu. Kasi technically, nag-break na rin naman sila. And I believe, genuine pa rin yung friendship na ibinibigay ni Sojun kay Suhu. Kasi diba, nung dumating si Suhu, genuine yung pagiging masaya niya, diba? I mean, nung kinausap, nung sinabi kay Sojun ng ate ni Jokyung na dumating si Suhu balik sa Korea, genuine yung saya niya. And yung pagyakap niya sa bahay ni Suhu kay Suhu, na-feel ko namang genuine yon. But of course, ibang usapan din naman yung feelings mo, di ba? Romantic feelings para sa isang tao. And sa cliffhanger, it's either decisive na siya na ipupush niya yung pag-ibig niya para kay Jokyung, or may nabasa kong tweet, or baka it signifies the end of, you know, ng pag-perso niya kay Jokyung dahil nandun na ulit si Suhu. And definitely, sa episode na ito, kahit sabihin natin sinasabi ni Jokyung na hindi niya na-miss si Suhu, may feelings pa rin siya, diba? May feelings pa rin siya. Hindi naman siya magpupunta ng Namsan Tower kung wala na siyang feelings, diba? And Seoul Tower. Na by the way, pinuntahan ko nung nag-Korea ako noong 2019. So gumawa ako ng vlog na in-upload ko kagabi. Nandiyan yan sa YouTube channel ko. Pwede niyong tingnan. Yung Seoul Tower kasi, ito yung location na madalas ipakita sa K-drama. Mga romantic scenes, diba? My Love from the Star, first date ni Do Min Jun, tapos ni Chun Sung Yi. Usually, mga romantic na scenes or sequence yung mga pinapakita dito. But sa K-drama na ito, pinakitaan tayo ng isang Seoul Tower na location ng isang heartbreak, diba? Yung pag-break apart ng characters ni Jokyung pati ni Suhu. Diba? Yung first snowfall. Na matutupad daw yung wish mo, ganyan. Kaya kapag pumunta kayo sa Korea, punta din kayo ng Seoul Tower. Baka naman, doon yung mamit yung inyong opa. May mga love luck doon. Hindi kasi sila nag-love luck doon. Sana nag-love luck sila doon. Ayun tuloy. Naging play siya ng, you know, break up ni Suhu and Jokyung. So, ayun. Ano pa ba? Si Suhu, for sure, may feelings pa rin, diba, kay Jokyung. Nakita naman natin kung gaano niya, diba, chinichase, minahabol-habol si Jokyung. And for sure, si Jokyung may feelings pa rin. Pero, ayun, feeling ko gusto lang niyang ipakita na nasaktan siya. Kasi, diba, di ko alam, never pa naman ako naging in a relationship. Pero ito lang outsider perspective ko. Parang iniwan ka sa ere, 'di ba? Kahit hindi ka naman, gets ba? Hindi ka naman umaayaw eh, kahit nandun siya sa ibang bansa, parang willing ka naman sa isang long distance relationship. Pero I feel pinangunahan ni Suhu yung feelings ni Jokyung, and na feel bad siya for Jokyung. Pero di ko alam, baka ayaw talaga ni Suhu ng long distance relationship. Right? Parang iba-iba naman ng preference ang bawat tao. And si Sojin din pala, nakita na natin dito, mas casual na siyang tingnan, di ba? Parang nagvo-volunteer na siya. So definitely, there's character development. Na-sense natin yon. And na-sense natin yung regret sa eyes niya at nung hinabol niya si Jokyung, di ba? So definitely, ang dami ko ng definitely. Lahat naman tayo may capacity to improve, to feel remorse, mag-regret, mag-apologize. And I'm excited to see Sojin apologizing, finally acknowledging her mistakes, 'di ba? Kasi high school naman 'yun eh. 'Yan yung phase ng buhay natin na nadadapa tayo, tapos kapag tayo ay mas nag-mature na, doon natin ma-realize, mapapabaliktanaw tayo na mali ang ginawa ko. I could have been better, 'di ba? Kasi matalino naman si Sojin eh, 'di ba? Nilamon lang siya ng pag-ibig at pagseselos. So, ayun guys, sa baba, again, ay may Shopee links, True Beauty merch. Final episode na mamaya. Okay, mamaya. Pero syempre, bukas ko papanoorin. Every Thursday talaga and every Friday, gumigising ako ng maaga para mapanood yung latest episode bago magtabaho. Ito ang aking happy pill at nasasad ako kasi patapos na nga ang True Beauty. Actually, yung mga ongoing K-drama na pinapanood ko ay patapos na.
I'm so sad. So thank you so much guys for watching this afterthoughts hashtag. I mean afterthoughts / reaction vlog. Thank you so much. Mamimiss ko kayo.